Imbis sa ospital, sa barangay hall, dumiretso ang 46 na taong gulang na si Domingo Batolina. Nasaksak siya ng nag-amok na 59 na taong gulang na kapitbahay. Sa dibdib na saksak si Batolina, kaya nang magpunta siya sa barangay, tinakpan niya ito ng damit at dinidiinan pa ng kamay para mapigil ang pagdurgo. Pagdating ng barangay captain, agad iniutos ang paghuli sa sospek. Sa masukal na lugar malapit sa ilog, tumakbo ang sospek. Hinanap siya ng mga tanod at ilang kapitbahay ng biktima. Ayon sa mga kapitbahay, lumangoy sa ilog ang sospek. Muling naghiwa-hiwalay ang mga tanod. Ang ilan sa kanila, nakarating sa bahagi ng barangay Batasan Hills sa Quezon City, kung saan daw namataan ang sospek. Maya-maya, natakip ang sospek. Walang suot na pangitaas at pawis na pawis. Nung makita namin, nakatigil na lang siya. Siguro sobrang pagod. Wala na siyang dadaan ng ibang lugar. Kung hindi doon na lang umistambay, siguro kung hindi namin nabot, ipapalipas ng gabi doon. Hindi naman po siya nalaban. Tinanong din daw ang sospek kung bakit niya sinaksak ang biktima, pero wala raw itong sagot. Sinubukan din namin kunin ang panig ng sospek, pero tumanggi siya, pati ang kanyang mga kaanak. Habang ang biktima patuloy na ginagamot sa ospital, nagkapatawaran na ang mga kaanak ng sospek at ng biktima. Pero kailangang sagutin ang sospek ang gaso sa pagpapaospital kay Batolina. Hindi nakulong ang sospek dahil napag-alamang may problema ito sa pag-iisip. Ang barangay naman ay mag-extend ng paigipag-usap para malaman yung talagang kalagayan ng ating suspect para may rekomenda sa pamilya na dalahin na doon sa dapat na ahensya. Cesar Apolinario, GMA News.